Hello guys, ito na ang aking tanim na patatas. Ito na siya ngayon. Meron na siyang bulaklak. Yan ang bulaklak ng ito ang bulaklak ng patatas. Tinanim ko to noong last week yata ng Marso. Ayan. Tanggal ko yan. Pati yung dahon dito sa baba. Tatanggalin din natin to. Okay. Hanggang doon yan. Umulan kasi na malakas kagabi. Ito pala ang aking mga cabbage. Kaya meron siyang net. Para hindi kainin ng dove. Paborito kasi ito ng dove. Tsaka walang gadapo na paro-paro. Ayan. Saboy. Ito, hindi masyadong nakatubo dahil natake ng mga langgam. Maraming langgam dito. Ayan. Ayan, oh. Ano pala ang nilagay ko dyan para malis yung mga langgam. Sinira ko yung bahay nila. Ito rin. Oh. Tsaka nilagyan ko ng coffee sa paligid. Yung mga gamit ng coffee, pwede nyo ilagay sa paligid. Tsaka chili powder. Yan. Hiniklik ko yung chili. Tsaka, binudbud ko dyan sa paligid. Yan, umali sila. Kaya medyo nakatubo na siya. Pwede rin. Yan. Bawang at tsaka sibuyas. Yung mga gamit ko ng bawang. Yan. Ito nga rin, oh. Inatake rin nila. Kaya hindi masyado nakatubo. Wala. Kale. Yan, ang kale. Marami akong tanim niyan. Ganda ng tubo nila. Yan. Yung isa rin, oh, hinatake ng langgam. Ayan, nakabawi na siya ngayon. Tumubo na pala. Yung dapat. Punta ako sa kabila. Eto. Yan. May wala na kasi ako mapagtaniman ng
Tawag na ito sitaw. Kaya tinanim ko na lang in between sa mga cabbage. Ito lang. Ito ay yan. Yan ang cauliflower. Yan siya. Yan. Yan pala. Yan. Meron din akong parsley. Tsaka basil. Malapit na yata siyang mamumulaklak. Namatay yung ibang cauliflower, kaya yung nakapat na lettuce, tinanim ko na lang dyan. Ito. Punta tayo sa kabila. Yan. Cauliflower, laki na niya. Kailangan ko nang itaas tong net ko. Yan. Ito yan din. Cauliflower. Ito pala. Yan ang Brussels sprout. Siguro hindi pa tayo nakakain ito o nakakita nito. Wala ito sa Pinas. Pala. Yan. Paborito rin ito ng paborito rin to ng langgam. Kaya yung iba, yan ang dyan, hanggang doon. Brussels sprout yan. Kaya lang inatake ng langgam. Diyan namatay. Yun, cabbage. Punta tayo dun sa kabila. Papakita ko rin yung aking ampalaya. Ito na. Yan. Kale. Ito ang ganda ng tubo nila. Mabilis itanim ang kale. Saka mabilis tumubo. Ito ang cabbage. Yan, ang lalaki. Yan sa gitna. Yung dalawa sa gitna ang pinakamalaki. Yun. Ito rin. Oh, ang lalaki. Itinanim ko ito noong May yata. Pinunla. April ko ipinunla. Ito rin, inatake ng langgam. Pisa na rin silang tumubo. Yan, buti na nga lang nakasurvive. Ito. Ito pala. Ito ang pinakamalaki. Ay, meron pa pala din sa kabila. Cauliflower. Yan. Ito pala, turo ko sa inyo ang ginawa ko. Yan. Ay. May mga poste siya. Yan. Poste at saka nilagyan ko ng ito. Pako. Para pagsabitan sa net dito rin sa may baba para wala talagang loob na lalapit. Ito pala ang aking ampalaya. Yan na siya, kala ko mamatay eh. Dahil malamig pa noong itinanim ko. Kasi nila, kumawa na lang ako ng ano, plastic na serre, greenhouse. Made sa plastic. Ito, nakasurvive. Ito na siya. Ayan na siya. Oh, meron na siyang maliit na bulaklak. Oh,
bunga, bulaklak, female. Sana nga pollinate ko yan mamaya. Hand pollination ang ginagawa ko. Marami namang bees dito, kaya lang sa dami ng bulaklak baka hindi sila pumunta rito. Hand pollination na lang ang gagawin ko para sigurado. Marami siya, ayan oh. Yan, mga mahigit anim na yata. Hindi pa maliliit. Mayroon din akong isa sa garahe. Sa dami ng tinanim ko, dalawa lang talaga ang tumubo. Ito pala. Nilagyan ko siya ng plastic. Ito yung puno niya. Nilagyan ko siya ng plastic sa paligid. Dahil tuwing gabi ay malamig. Para maprotektahan yung ugat. Ito ang aking cucumber. Ayan. Uy, natumba pala yung kamatis. Mulan kasi nang malakas kagabi. Siyempre, hindi lang mga gulay. May mga roses din sa paligid. Ayan. Ito mga ganda. At ibang kulay, may dilaw, may pink, may puti, may pula. Ito pala melon. Hindi ko alam kung makakain ako niyan. Abutin pala ng 3 buwan bago makain. Ito ay green peas. Yan na siya. Marami na siyang bunga. Hindi mo lang masyado malata dahil kakulay ng dahon. Yan o. Ito mo. Yan. Ato. Yan. Sa isang puno, maraming bunga. Yan. Tinanim ko siya noong second week yata ng May. O first week. Yan. Hanggang doon yan. Yan. Yan pala yung giant roses ko. Green peas. And then ito ang para siyang family ng sibuyas. Tawag dito ay pre. Yan. Lalaki yan. Hindi siya tulad ng ordinaryong sibuyas na pwede siyang itanim ng ano, tawag na ito. Dalami siya o tawag na ito. Ano bang tawag dyan? Hindi ko alam. Ito. Carrots. Ito na siya. Ito na yung ipinula ko ng May. Yan na siya ang itsura. Malalaki na. 3 buwan lang yan makakain na ako. Okay, dito tayo sa kabila. Mag-umpisa tayo dito. Ayan. Siyempre, sa kabila may mga bulaklak rin. Ibang bulaklak naman. Ayan. Okay. Sobrang dami kasi ang naipunla ko. Ayan, magkadikit na. Kalap mga mountain na yan eh. Ang bilis niyang itanim. Basta diligan mo lang siya, magubuhay siya. Ayan, doon. Ayan. So may dulo. Ayan ay yung dalawa. Cauliflower. Tsaka yung
Punta tayo dun sa kabila mamaya. Punta na lang tayo dun. Papakita ko rin tong spinach ko na mumulaklak na. Eto. Yan, dalawa. Ay, tatlo pala. May dalawa nga. Yan. Brussels sprout. Ito yung aking spinach ngayon. Nalaki na. Yun o. Yung sa gilid ay lavender. Yan, hanggang doon yan, lavender. Ito yung epektibo pang tiyapag nito. Pampaalis ng mga lamok. May roses din. Okay, lipat tayo lang sa kabila. Ito pala. Ang mga yan ay celery. Ayan. Lettuce, inilipat ko na lang dito, nakapot ito para mas makatubo. Ito ay red cabbage, kumang lalaki, ganda ng tubo. Yan. Kinain din ng hinatake din ng yan, hinatake yan ng langgam. Umpisa na rin siyang baka makarecover yan. Saroy. Maganda ang tubo dito. Yan, cauliflower. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng cauliflower na tanim ko. Yan. Ang laki. Ganda talaga ng tubo. Ito ang tabi niya. Saway. Kala ko nga mamatay yan eh. Saway. Para rin siyang para siyang Chinese pichay. Something like that. Ay, hindi pala. Para siyang para di siya cabbage. Family yata ng cabbage. Yan. Sitaw. Tayo. Aking sitaw. Yan. Yan ang chili. Kung sa Tagalog pa ay siling espada. Yata. Yan, sibuyas. Tsaka to. Yan. Itlof. First time ko magtanim yan. Yan, ito mong sa dulo ay celery. Ang purpose pala ng ito, wala na kasi ako ibang magamit. Kaya lumang bauna na lang. Kita ko. Nalagay ko to dito dahil meron akong nilagay para sa slack yun.
Ayan o. Tulad nito. Ayan, kinain niya ng slakan. Ayan. Kaya nilagyan ko siya pag dumaan sila dito. Wala. Mamatay yung slakan. Kaya pag may kinain ng tanim na kinain ng slakan, lagyan ko dyan sa gilid. Yeah, lagyan ko pala sa gilid. Okay. Ito na ang aking pichay. Tumubo na sila. Ayan. Ito na yan, ililipat. Lagyan na lang ng konting lupa pag lumalaki na. Tapos tatanggalan ko ng pag pwede nang kainin, tanggalan ko. Tanggalin ko yung iba para mas makatubo yung maiiwan. Ayan. Kumatis din ako. Wala na kasi yung mga pagtaniman. Kaya nilagay ka na lang sa pot. Ayan. Ito pala ang aking lettuce. Ayan. Aray. Ayan. Nakapag-harvest na ako nito. Ilang beses na yan. Ito. Tinanggalan ko to. Siyempre, meron akong tanglad. Ito ang aking tanglad. Nung winter, nilagay ko to sa loob. Dito na siya ngayon. Melon. Mayan na siyang maliliit na bunga. Ayan. Tsaka dito. Ayan. Higit isang linggo na to. Mula noong nilipat ko to sa malaking balderan tong pinagtanim.